Let's continue na tayo dun sa proceed. Number 4. Okay, no? So I have here a picture of activity number 4. So papakita ko na lang din sa inyo. Para po meron na kayong idea. Itong notes. Ano, click mo lang tapos delete. Yun. Click delete. Sige po, ma'am, salamat. Okay, no, so nakikita niyo na. So ano po ba yung tingin niyo na ipapagawa ko sa inyo? Saan kaya 'to ginagamit? Sa ano yan, ma'am, sa bitan ng mga susi. Ano? Okay. Cook. Yes, pwede. Ano ba? Yes, okay, ma'am. Bangko. Kubo na kadalasan makikita nyo po sa kitchen. Pinto. Oh, sa pinto ng mga kawali yan. Yes, pwede po. Depende po, no? Depende. But it is a basic hook, no? Yes, aki, no? Napindot lang. So, it is a basic hook or design hook. No, nagagawid natin. So usually po is ayun tama po. No, usually po it is slatted area, slatted design. So when you say slatted, parang madamihan, no? Pero right now we're going to create only one para mas mabilis nating maintindihan. So paano tayo makapag-create ng hook, no? So today guys, I'm going to discuss and in additional, magbibigay na rin po ako ng additional part, no, na dapat nyo matutunan din in SolidWorks, no? So right now, while doing on the process of creating a hook or hook design, guys, we're going to use the reference geometry. Okay, no? So guys, reference geometry is used in SolidWorks to create another plane, another axis, another ng dila ko. Well, anyway, so meron pang isa na nakalimutan ko lang. Ayun, another mate. So, ayun pong lima na yan is usually ginagamit kapag kinakailangan natin gamitin while doing the design. So, dito po sa hook, gagamit po kasi tayo ng reference geometry. Reference geometry under, no? Under the plane, no? So, we're going to create another plane. So, guys, kung natatandaan nyo, in our activity number 3, we also use different plane. So, from front plane, we use right plane. Pero guys, dito kasi, kailangan nating mag-create ng another plane. Pero, no? Pero, no? Pero, dun lang sa may, isang bahagi ng object. Kasi dito sa may ginawa natin sa activity number 2, yung pag-create natin ng, or pag-use natin ng right plane, no? Automatic lahat naka-right plane. Pero dito, in additional, in using the reference geometry, pwede tayong mag-create ng plane, no? Ng plane, dun lang sa part na gusto natin lagyan ng panibagong design or dugtungan ng design. So, dito po sa hook kasi, meron tayong gagamitan dito ng another plane, which is nandito sa part na to. Wait, ito. Yan, which is nandito sa part na to. Yan, ito po yung gagamitin natin ng plane. So, from front plane, we're going to go to the right plane, which is nandito lang. Pero kasi kapag hindi katulad to nung ginamit natin sa una activity, automatically lahat meron. So pero dito, kung saan side or part mo lang siya gagamit. So ayun po yung right use ni reference geometry. Okay, no? So I have here again, no, share ko na yung ano para makapag-start tayo ng ating activity. So guys, no, yung activity nyo, bukod sa gagawin nyo po yung part component, no, gagawin nyo na din po yung inyong
drawing component. So yung drawing component na pinagawa ko kay batch 2, and then kanina, lagi po. Hindi na po yan mawawala sa akin. No? So, bear with it guys. Palagi na po yan gagamitin. No? So, wait lang. Papresent ko lang yung isa. Dito sa ano. Tawag kay part component. Yan. So, napunta agad daw kay drawing component. Masyado ako excited. Okay, no? So, right here po, sa ating part component, no? Ay, ano ba to? Sa ating part component po, makikita po si reference geometry. Dito pa kay pictures command, pero nasa dulo. Yan, ito po si reference geometry. Kung yung sinasabi ko sa inyo, na pwede kayong mag-add, apat lang to pero, supposed to be, it is 5, no? So, plane, axis, coordinate system, point, wala pala yung isa kong sinabi, sorry. Ayan, plane, axis, coordinate system, point, at saka, mate. Yan, so may mate tayo dyan. Mate is M-A-T-E. No? Ayan po yung lima na yun. For our reference room. Okay? So, ayan po yung pwede nyo. So, pero, but right now, we're going to use the additional for A. So, let's start, guys. Create the sketch. And then, choose the front plane. Okay, no? So, piliin ko na agad. Use the corner rectangle. And then, use the front plane. Then, after that, of course, don't forget to use the normal tool, or arrow up. Yeah. So, para humarap na sa atin yung ating drawing. So, mabilis lang po, no, yung object na po. Hindi kayo masyadong mahihirapan dito. Okay, no? So, yan. Yeah, start na tayo. Meron na akong corner rectangle. Draw as rectangle. And then, ang sukat po nito, so, pinakita ko po kanina, so natandaan ko naman, it is 20 mm by 16 mm. Okay? So, kapag meron na po kayong ganyan na rectangle size, pwede na tayo mag-start ng another sketch. So, pakiclick po ako kay circle, and then mag-drawing po kayo ng circle dito sa loob. Okay. And then right after, pakisukat po. So ang sukat po nito ay 6 mm. Okay? So kung mapapansin niyo po, nag-movement sa maling linya yung ating object. So pwede niyo yan mabago without any sketch or doing sketch. Just click smart dimension. Then pindutin niyo po itong nasa center point. And then right here, sa pinakaibabaw ng ating rectangle or yung line na yan, pwede nyo pong baguhin yan. Nagbabago po yung movement niyan from, let's say po it is, ano ba to? 5 mm yung lawak. Yan. 5 mm. And then, syempre po, yung lapad neto from sa dulo, midpoint ulit, center point, click nyo lang po. Ayan. Pwede na kayong maglabas ulit. And then, 4 mm. Ayan. Ano bang napansin nyo dun sa circle? Ayan. Kung napansin nyo sa circle, nag-move na yung circle sa gusto nyo or ini-aim nyo na space without sketching another line. So, pwede nyo pong gamitin si smart dimension. No? So, right here po, ayan. So, ayan. Meron na tayong smart dimension.
4G yan, nasa gitna na. Okay, no guys, to copy this one, syempre dalawa yan. Take kayo ng line, maliit lang. And then, I'm going to use the mirror entities. Then right here, entities to mirror, click the circle. And then mirror about with the line. Or the... sorry. Wait lang. Nagano siya. Yan. So, mirror about. Click the mirror about. Then click the line. Then automatically, they have same spacing of the circle. Oh, bakit yan? Wait lang. Oh, bakit ganun? Harapin dot ko. Hindi siya umaano. Wala, may nagawa yata. Ah, sorry, nawala ako sa copy. Yan. Click natin para to copy. Yun. Okay, no? So, right. Huwag niyo po munang burahin yung line kasi gagamitin pa rin natin yan. So, sa ilalim naman po, we're going to create a line here. So, ang sizes po niyan is, ang height po niyan rather is 4 inches. 4 mm. So, double the line, both sides, just using the offset entities. So, click niyo lang po yan and then, kapag ganyan niyo po, na-click niyo yung line, click niyo naman po si dito from here po sa property manager, i-click niyo naman po si bidirectional. Para dalawa po both side. And then, ang value lang po nito is 1. 1 is 1. Okay, 1 mm lang po yung spacing ng offset natin. And okay niyo lang, ayan. So, meron na kayong another line. So, pwede niyo nang burahin yan. Okay. So, right after, no, napit na tayong matapos sa unang drawing natin. Okay, no? Naiintindihan nyo pa rin ba? Nasusundan nyo? Ma'am, nawali po. Labala ka dyan. Tangka na huli. Sa may bilog, ma'am, kung paano siya i-adjust. Ang bilis kasi, ma'am. Ma'am, kayo ma'am. Ano, no? Ma'am, preno-preno konti, ma'am. Sabi ko sa inyo kasi kapag namamadalian kayo, ma'am, teka lang, ma'am. Ah! Ayan, may video daw si Juwela. Oy, Juwela, no? Ano yan na? Ma'am, from the top daw. From the top daw. Hindi. Ayoko. Pagod na ako. From the top daw, from the top. Ayoko, bala. Okay, no? Yung movement ng circle, smart dimension lang yan. No? So, para ma-move nyo yung mga circle, smart dimension, laging sa gitna. Ayan, no, automatic nag-move yung ano, using the smart dimension. Hindi ka napapahirapan yung dash. Okay, so meron na tayong line, two lines, two circle. Meron din pong circle sa loob. Okay, so both side, meron na tayong dalawang circle na maliit sa loob. Okay, no? So we're going to draw a big circle here na nasa ilalim. Para sa ibabaw, rather. So, circle lang tayo. So, kung mapansin nyo, sumoverhead dun sa may lines, sa may dalawang circle natin. Pakiclick lang po ako ng circle, yung big circle na yan. Click. And then, pakipindot po kay shift. Long press. Huwag nyo pong bibitawan. And then, pindutin nyo po yung line dito sa taas. Yung circle na isa, nasa left side.
Okay, pupunta po dyan is tangent. Ay lalabas dyan dito sa may gilid. Okay, sa gilid po, sa property manager ulit. Hanapin niyo po si tangent, no? Para mag-move si ating object into tangent, no? Naka-tangent siya, face-to-face lang ng kanilang arc. Okay niyo po yan. And then right after, you can also use this one. So click niyo lang po. Click another circle, shift, and then yung circle, tangent ulit. Yan. So para pumunta dun sa may ating object. And then okay nyo lang. Yan na, nandito na siya sa loop. Huwag na itong gayahin. Kasi may iba akong way dito para magawa pa. So, check ko lang to kung gagana na ba. Kasi last time, hindi ito gumana eh. Kapal. So, smart dimension. Kasi kailangan din ng curve dyan sa kabila. Tungo kung gagana to ah. Kasi last time kasi hindi siya gumana eh. So, check ko lang. Big circle, shift. Point. Ayun o, nagmo-move kasi siya, kaya hindi ko sure bakit ganitong nagmo-move. Well, anyway, so disregard, ayaw pa rin niyang gumana sa akin. So, ang ginagawa ko po dito, to create the arc, which is given dun sa drawing natin kanina, na pinakita ko po kanina sa inyo. Okay no, so right-click or right click the 3-point arc. Ayan, dito po sa may circle, sa sketch. And then, hanapin niyo po yung point. Then, ito din po, yung point nito. Then, gulawin niyo na lang po, no? Ay, 7.5. So, ito kasi kapag kinuha niyo pa rin yung pinaka-value ng object. Gumagalaw kasi yung mga lines. Ito, hindi ko ma-discover bakit ganun. Paano mawala yung paggalaw ng lines. So, mag-arc na lang po kayo dyan. Hindi ko na bibigyan niya ng value. So, i-copy nyo na lang po para same lang ng basta ganito po yung itsura. Then, i-mirror nyo na lang po ulit. Tapos, mirror about dun sa may line. And para meron na kayong both side na naka-arc or naka-curl. So, ayun po kasi yung nahihirapan ako. Maski ako hindi ko alam kung paano ma-discover, no? Wala naman pong video para magawa to. So, ayun po. Yan. So, after that, yung mga hindi natin kailangan na line, gagamitan po natin ng mirror, ng trim entities.